Patay ang isang trans woman na may-ari ng isang salon sa Caloocan matapos siyang pagsasaksakin sa loob ng kanyang apartment. Bago bawian ang buhay, nasabi pa raw ng biktima na rider ang gumawa ng krimen. May unang balita si Bea Pinlac. Duguan ang trans woman nang makita siya sa loob mismo ng kanyang apartment. May mga sugat siya sa ulo at iba pang bahagi ng katawan. Ayon sa ilang kapitbahay, bago ito, narinig nila na sumisigaw at humihingi ng tulong ang trans woman. Isang trabahador daw ang unang nakakita sa biktima at agad niyang tinawag ang mga kasamahan ng biktima sa salon. Nakaluhod po siya sa pintuan, na as in hinang-hina na po talaga. Tapos nung pagbalik ko po ulit, nakadapa po siya. Buhay at nakakausap pa raw ang biktima ng madatnan ng mga tauhan ng barangay. Pagdating po namin doon sa crime, nakita ko po yung tao na nakabulagta doon sa may pintuan. Yung tinatanong namin siya, sino ba, anong nangyari sa'yo, bakit ano? Yung sinasabi niya po, rider, sabi niya. Naisugod pa ang biktima sa ospital pero kalaunay binawian din ang buhay. Ayon sa pamangkin ng biktima, may nakasagutan daw ang biktima na delivery rider ilang araw bago ang insidente. Parang kinancel po ni mami yung order niya doon sa rider. Tapos parang nagkaroon sila ng alitan, ganun. Nagalit siguro yung rider, binalikan siya. Nawawala rin daw ang cellphone, wallet at ilang alahas ng biktima. May natagpuan namang cellphone sa apartment na pinaniniwala ang naiwan o nahulog mula sa salarin. Patuloy ang imbestigasyon ng Caloocan Police sa insidente. Ito ang unang balita, Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.